Aba, sir, napakaganda naman, oh, naman. Mahirap din mag-vlog pag may mga bata, may mga estudyante. Madalas tayong magkamali, saka may mga parents, oh. Video lang sila, mami. Yan. So, thank you sa support nyo, mga bata. Okay, masaya sila kasi lunch break, eh. Talaga naman, lunch break, masayang oras yan. Sir, ano naman po gagawin namin pagkatapos ng May 31? So, ito, inuubo-ubo tayo kasi medyo maginaw. Kasama daw sa program ng DepEd ang mga yan na masasabing maisa sa katuparan sa pagdating ng year 2026 to 2027. Maestro Bino Lessons. Have a nice day, online buddies. Ngayong araw na ito, sasabihin ko sa inyo kung kailan ang tapos ng school year 2023-2024. Oh, sa mga nagtatanong dyan, kung ang bakasyon ba natin ay kagaya ng dati na Marso, Abril, Mayo, Summer, may bakasyon pa kaya ngayon o wala na? Ngayong oras na ito, sasagutin natin yan. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa ating channel at click the bell button all para for every video that I have or that I upload, meron kayo at mano-notify kayo. Okay. Marami po tayong ina-upload na mga makabuluhang video, lalong-lalo na sa kapakanan ng mga estudyante. Kaya ngayong oras na ito, tuloy na tayo. Okay. Hello online buddies, gaya ng sinabi ko sa inyo, kung kailan matatapos ang school year 2023-2024, ito na, no? So tayo nag-research muna tayo. Ito updated to ngayong araw lang na to. Fresh na fresh ngayong araw na to. Okay. Ang tinutukoy natin ay tungkol sa mga schools sa DepEd, ano? DepEd public schools. Okay. Kasi yung mga private schools, may kanya-kanya silang, may power sila para magbago ng mga schedule for as long as they follow the number of school days in a year set by Department of Education. So ito, third quarter na tayo, ano? Ang third quarter exam natin ay this coming March 25 to 26, 2024. Okay? So, yung ating fourth quarter exam naman ay nasa or this coming May 16 to 17, 2024. O, ayan na. Papalapit na tayo. Malapit na ang bakasyon. Mamaya, sasagutin din natin kung may bakasyon ba yung mga estudyante at mayroon din bang bakasyon ng ating mga public teachers. Ayan. Hinihintay-hintay yan ng ating mga subscribers. Ngayon, matatapos ang taong panuruan or school year sa alinman sa mga araw na ito, ano, May 29 to 31, 2024. So, ibig sabihin, ang end of school year natin, pinakamatagal na yung 31, ano, Mayo at 31. Sir, ano naman po gagawin namin pagkatapos ng May 31? So, ito, inuubo-ubo tayo kasi medyo maginaw. So, meron tayong end of school year break o bakasyon. Yung mga estudyante, bakasyon na nila ng June 1 to July 26. Aba, sir, napakaganda naman, oh, naman. Kung mayroong bakasyon na mga mag-aral, of course, may mga bakasyon din or may bakasyon din ng ating mga kaguruan sa DepEd, ano? Sa public schools. Okay. Ang bakasyon ng mga teacher ay mula June 1 hanggang 30. Talagang bakasyon, masasabi mong bakasyon kasi tinawag nila ito nga teachers undisturbed break. Hindi pwedeng abalahin, o talaga hindi pwedeng abalahin yung mga teacher sa June 1 hanggang 30. So may isang buwang bakasyon tayo. Okay, lulupitan natin ang mga vlog natin sa buwan na 'yan, ano? Siyempre, mag-a-advance tayo ng research para sa ating mga estudyante. Para sa pasukan, ay ready na tayo. Okay, spell pasukan. Okay, sinabi natin pasukan. Kailan ba ang pasukan? Bago magpasukan, meron tayong tinatawag na National Learning Camp, ano? July 1 to 19 naman yon. So, after June, July 1 to 19, 2024, National Learning Camp. At sa school year na darating, school year 2024-2025, meron tayong Brigada Eskwela. Na mangyayari naman itong this coming July 22 to 24, 2024. May isa pa tayong nabasa, parang July 22 to 27. Baka typographical error lang. So, July 22 mag-i-start ang ating Brigada Eskwela. At ang ating beginning of school year this coming 2024-2025. Okay, yung school year na to, isa sa pinakahihintay natin. Yung mga estudyante yung grade 6 ngayon, gagraduate na sila or mag-move up na sila. Grade 7 na sila. Alright. Ang pasukan ngayong taong panuruang 2024-2025 ay sa July 29, 2024. At magwawakas, magtatapos naman next year sa May 16, 2025. Okay. May sinabi dito yung ating DepEd spokesperson or undersecretary Michael Powa tungkol sa pagbabalik or sabi dito sa English revert, pagbabalik sa original
yung tinatawag natin magkakaroon tayo ng pasok na mula June, tapos March ang graduation. Tapos ang bakasyon naman ay April hanggang May para sa mga mag-aaral at para sa mga teachers. Sabi ng ating spokesperson and Undersecretary Michael Poa, kasama daw sa program ng DepEd ang mga yan na masasabing maisa sa katuparan sa pagdating ng year 2026 to 2027. 2024 na ngayon, ano? So sabi niya, ine-estimate nila na sa year 2026 to year 2027, mababalik na sa dati. Ulitin ko, mababalik na sa dati. Ang ating bakasyon ay magiging ano na, April to May. Ang pasok naman ng mga estudyante ay mula June. Okay, balik sa June, papunta sa hanggang sa Marso graduation. Okay, sana nakapagbigay idea tayo sa ating mga subscribers, sa ating mga followers. Para naman sa inyo lahat ito. Updated po ito at hindi tayo pwede magkamali. That's all for this day. Always remember that every human is a student in this giant classroom. Code Life.